morning. We're going now to Balusan Lake. So after this, we're going to Lalud. Punta naman kami sa Gangkang and also to Mabaga Hills. Welcome to the beautiful municipality of Balusan. Just imagine, hindi ko ma ano na ganito, nakaganda yung daan dito. Ay, papuntang Lalo. Alin? Ay, yung junction na sinasabi ni tatay. Welcome to Balusan Volcano Natural Park. Balusan Lake. Oh, going there. Ano yung Balusan Central Spring? Meron din dito bee farm ata yun. So now we're here at Balusan Lake. Ayun, tanong natin. Mag-re-register po muna kayo pababa for entrance po bago po pumasok sa Balusan. Sige. Akala pa naman namin dire-diretso na papasok sa loob. Kailangan pa palang magpa-register dito. Kaya magpa-register muna tayo. Ma-atras tayo guys, we need to register first, going to Balusan Lake. Magkano kaya entrance fee? Massage pala dito. Malain mo yun. Babakan mo na. Tatanong. Hey, good morning po. Mag-re-register daw po. Like, yun, bali, andito tayo ngayon sa registration office bago pumasok ng Balusan Lake. So, pumunta na si partner doon para ayusin yung registration. Kung magkano babayaran, meron na mga tour guide fee at saka environmental fee. So, titignan na lang natin mamaya pagbalik niya kung magkano yung binayaran niya. For the information din ano, pupunta rin dito. So yan po ang ating binayaran. So registration, entrance fee is 50, parking fee 50, and environmental fee 10 pesos. So dalawa tayo, 20 pesos. Then meron tayong tour guide fee is 150, so a total of 270 pesos. Yun, pag dalawa lang kayo ng partner nyo, kagaya namin, bali isang tao lang yung babayaran nyo na 100 for parking fee and entrance. Kasi consider as free yung isa kasi as parang consider parang driver. Kaya isa na lang babayaran for the entrance fee. Yun. Let's go! Okay! Let's go to Balusan Lake. Thank you.
Welcome to Bulusan Lake. Welcome to Bulusan Lake. Ayan na, we're here na, guys. So, ano muna natin, ha? Drop muna natin. Bye muna, guys. Okay, mamaya ulit ang pasili. Ilang hectares po ulit yung lawak na ito? 16.43 hectares. Wow. At saka yung average deep niya po ay umabot ng 78 feet. Mm. Sa gitna. Ito po na kulay green po ang kanya. Kulay, reflection po ng mga dahon. Pero usually po, ano niya? Ganyan po talaga siya. Okay. Pero malinaw po yan. Dagat yan? Or tabang? Tabang po. Okay. Kasi sa bundok po siya. Galing sa bundok yung Tinatawag po siya na mountain lake kasi ang elevation niya po ay 335 meters above sea level. Mm-hmm. Okay. Kaya dito kanina po sa dinaan natin, sa kanan, ibangin na po. Okay. Yeah. Naiba po siya sa ibang lake kasi ang ibang lake po pantay sa dagat. Yes. Dito po nasa bundok siya. Okay. Saka hindi po siya stagnant kasi may mga tagusan po siya sa gilid ng bundok. Palabas ng... May tendency tumataas pa rin yung tubig. Tumataas rin po, pero hindi siya umahapaw. Okay. hindi siya natutuyo kasi may source rin po siya ng tubig. Kailan po ito inumpisan i-open sa ganito? Noong March 2022. Okay. Kasi nag-pandemic po. Opo. Kaya... At saka nagawa ito na beard Kapag bumalik lang din po siya pagkatapos ng pandemic po. Pero before pandemic, wala pa to. Wala pa to. Kasi... Nakapasok pa po rito lahat. Anytime po. Ngayon, kaso na kung yung shuttle, nakapasok po yung... Hindi to open before sa tourist . Kasi nung... Kaya nga hindi pa ako nakakarating dito. Dito si Ben dati... Kung ano lang siyan? Oo, ganun lang. Nakapasok po rito yung sakyan hanggang dito. May parking area dito. Sampo lang dyan ang gate ata. Ngayon, binago na po kasi... Nakikita rito yung Mount Bulusan kasi malayo po dyan. Ah, okay. 8.7 kilometer po ang layo niya rito sa lake. 87 kilometer from Bulusan Lake, Mount Bulusan. Tara, magkayak tayo para ma-experience mo rin magkayak. Yeah. Yan lang mahirap pagka isa nagsasagwan para mabigat. Saka matagal. Ingat dada. Bakit? Tatakot ako na sa unahan ako. Dapat hindi ako nasa unahan. Bawal ako dito. Ano? Bawal ako sa unahan. Bawal sa? Unahan. Bakit? Masama daw yun. May ano ako. Lalakbayin natin. Eh di, balik agad tayo. Pwede naman bumalik, diba? Hmm. Ganito din ba yung sinasagwan nyo sa kulat? Hindi malapit na ganito. Parang ganito na. Pero ganito rin. Parang ganito rin yung sinasagwan. Picture ako. Isang oras din yung ating ano eh. Dad, balik ka na. Balik na tayo? Oo. Parang bilis lang. Lapit yata tayo 15 minutes eh. Ha? Tignan man, lapit lang natin pinanggalingan. Okay. O di dun lang onte. Huwag ganyan sa malalim. Thank you.
Nana tayo. Kayak experience in Bulusan Lake. Katapos. After neto, Dad, alis na tayo, ha? Saan tayo pupunta? Meron dun sa may pataas. Ba, ano yun? Parang bee farm ata yun. Hindi ko alam kung... Basta may narinig akong balay. Ito po na kulay green. Ito yung protected area. Na may lawak po siya na 3,672 hectares. Protected area for forest around yung Matbulusan. Bali, tatlo po ulit ang lake. Ito yung Bulusan Lake, Agingay Lake, Blackbird Lake. Ayan po yung pinaka-creator. Yeah, siya po ang pinaka-creator na ng Matbulusan. Ito po. Ito po. Bali, limang bayan po ang nakasakop nito. Yung Bulusan, Rusin, Huban, Kasiguran, Barcelona. Etong mga lake na yan, pinupuntahan na ng tao. Anong tawag dito? Agingay Lake. Yung isa? Blackbird Lake. Blackbird. Siya po ang pinaka-creator ng mga Bulusan. May maliit doon na lake, siya po ang tinatawag ng Blackbird Lake. Bali, limang bayan sa Bulusan. Irusin, Huban, Kasiguran, Barcelona. Bali, yung Bulusan po ang pinakamalaking porsyento ng bulut ng protected area, kaya po pinangalan siya ng Mount Bulusan. Bulusan Volcano Natural Park. Halos kalahati po ng area. Almost 43% of 1,500. Ang ibig sabihin po ng Bulusan, may route road siya ng bulus ay tapos ng tubig. Flow of water. Kaya po marami rito ng spring. Bali po ang layo po nito galing rito sa Bulusan Lake hanggang Agingay Lake, 6.3 kilometer. Mga 3 to 4 hours na lakad. Ano yung... Lakad lang po. Lakad. Ah, wala pang sasakyan na nakakapasok. Kasi after po siya, may trail po siya na maliit na. Okay. Galing naman po rito sa Agingay Lake, hanggang ng summit, 2.4 kilometer, 2 to 3 hours naman po na akyan. Aso-asort na po yan. Pataas. Okay. Ang elevation naman po nito ay 940 meters above sea level. Ito, 1,565 meters above sea level. Bali, saan po dyan yung pinaka-campsite? Dito po. Ayan po. Ang tubig lang po niyan, dito lang. Mas malawak po sana siya rito kasi ito 60.43 hectares, ito ay 33 hectares. Patag po siya. Ito po na bundok, yung po nakikita natin, Sharp Peak Mountain. Ang pinakamataas na bundok dito sa Bulusan. Pero may nakarada din yung tabi. Opo, yan po ang inakit yung mountainers. Kaya, 2 days and 1 night po ang package. Anong meron dun sa taas? Nakakapag-tent sila? Bawal po dun. Mga 10 to 15 minutes lang po dun ang stay. Ah, okay. Kasi, hindi. Kasi delikado kasi hindi na didilik yung pag- Sabon. Ah, okay. Pero pwede naman mga 30 minutes yung picture-picture. Pag may clearing, maganda ang panahon, nakikita mo yung lahat. Ang access na po, pagpunta niya sa taas, puro dito lang galing po. Wala po galing sa ibang paya. Doon, may daan naman po sa Kasiguran at saka Barcelona, kaso dito lang talaga ang pinakadaan. Kasi dito po may mga training ng guide. Doon, ang illegal. Illegal entry. Bale, dito po wala din nakatira sa kulay green na to kasi wala nakatirang tao. Kasi protected area. No ito cutting, po. No hunting. Dito walang nakatira. Opo, dito sa kulay green. Protected area. Pero may, di ba, minsan active naman talaga yung vulkan natin. One of the active vulkan po. Pang-apat. So, anong sign may nakikita kayo na, ay, ano siya ngayon, delikado? Ano yung... May P-box naman po nakakuan sa... Doon sa may isang binong. Naka-monitor po sila. Kung active siya na may palatandaan na sasabog, sarado to. Kinukuha naman po sa MDRMC na, alam ba, alert level 1, na bawal. Kasi may...
Pag alert level 1, may 4 kilometer permanent danger zone. Bawal ka pumasok sa loob ng 4 kilometer. Shoutout. Siya sa Andros.